maging patay na patay ang partner mo at ibibigay niya lahat kung ano man ang gusto mo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon ituturo ko sa inyo paano maging patay na patay sa pagmamahal si partner sa inyo. At hindi lang yan, kung ano man ang gusto mo ay ibibigay niya pa ito sa inyo. So dito ituturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. Ito ay napakasimpleng gawin lamang na hindi mo na kailangan pang gumastos o hindi mo na kailangan pang humanap kung ano man yung hanapin mong gagamitin natin. Dahil napakasimple lamang ito at sobrang napaka-effective. Yes po, dahil lagi ko itong ginagawa sa aking partner, kaya naman kung ano man yung sinasabi ko kay partner ko ay nasinusunod niya lahat at kung ano man yung yung gusto ko ay binibigay niya. Kaya naman sobrang napaka-bless dahil nga ay sa mga ginagawa ko sa kanya ay naging sunod-sunuran siya sa akin at talaga namang hindi niya kaya akong tanggihan kung ano man yung gusto ko. Pero hindi ko naman inaabuso kung ano man yun. Sobrang binigay lang po talaga din siguro ng Panginoon ang lalaki na para sa akin or binigay niya kung ano ang nararapat sa akin. Kaya naman sinasabayan ko din ito ng pagre-ritual upang hindi siya makakawala at hindi niya magawang tumingin pa sa ibang babae. Kaya naman kahit na ito magkalayo kami ay yung attention niya at yung oras niya at yung buong pagmamahal niya ay nandito pa rin sa akin. So kaya naman ituturo ko sa inyo kung ano o ano yung mga ginagawa ko para sa kanya para magiging strong kami at kailanman ay hindi nasisira ang aming relasyon. So dito ay pwede itong gawin sa parehas na magkasarian, babae to babae, lalaki to lalaki. Syempre sa atin namang babae to lalaki na mag partner, pwedeng-pwede mo itong gawin kahit na hindi pa kayo nagkikita sa isa't isa, yung mga magka-LDR dyan, at magkalapit pwedeng-pwede po. Syempre sa mga magkalapit, huwag nyo rin hayaan na makita ng inyong partner na may ginawa kayo para sa kanya. So dapat ay lihim lamang ito at talaga namang hindi ito dapat malalaman na kahit sino. Dapat ikaw lamang ang gumawa nito at ikaw lang ang nakakaalam. At syempre, gawin mo lamang ito na mag-isa. So, gawin mo ito ng buong puso upang mas mabilis mo ito mapagana. So, ang kailangan lamang natin dito na gamitin is kailangan lamang natin dito ng olive oil. So, olive oil, kahit anong klaseng olive oil na ating gamitin, basta olive oil, pwedeng-pwede po. So, kahit yung mga olive oil na, basta marami namang klase ng olive oil, yung mga pinangluluto at meron din yung olive oil na nilalagay sa buhok. So, marami yun, maraming klase yung olive oil. So, pwedeng-pwede po kahit anong klaseng olive oil basta ito ay olive oil. So, olive oil at panulat. So, yun lamang ang ating kakailangan. So, sa panulat naman kahit anong klaseng panulat or mas maganda na ang gamitin yung panulat ay color pen or di kaya pentel pen or di kaya kung ball pen naman, kung maganda naman or maayos naman yung pag-tinta, so okay na yon. So ngayon, kapag ready na yung ating inihanda, pwedeng-pwede mo na itong simulan sa paggawa. So ang gagawin mo lamang dito, gamit ang inyong panulat. Kung ano man yung panulat na hinanda ninyo, dito sa iyong palad, isulat ninyo dito ng isang beses yung pangalan at apelyido ni target. So, pangalan, apelyido ni target, isulat ninyo dito. So, habang sinusulat ninyo dito yung pangalan at apelyido ni target dito sa iyong palad, ay paulit-ulit mong sasambitin yung kanyang pangalan at apelyido sa isip lamang. Sa isip lamang. So, ayun.
kapag natapos mo nang isulat dito yung pangalan niya at apelyido, ang gagawin mo ay kunin mo ang iyong olive oil at spray or patakan nyo lamang ng isa or dalawang patak ang inyong palad or DKA spray kung spray yung gamit ninyo. So kapag na-sprayan nyo na, so paulit-ulit nyo lamang at i-rub nyo lamang itong inyong palad, yung dalawa ninyong palad, paulit-ulit ninyong sasambitin yung pangalan at apelyido ng inyong target at sabihin ninyo na maging patay na patay ka sa sobrang pagmamahal sa akin at ibigay mo kung ano man ang gusto ko or susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Wala kang ibang papakpakinggan kundi ako lamang at kailanman ay hinding-hindi ka bibitaw sa ating relasyon at mas lalo mo pa akong mamahalin na higit pa sa iyong sarili. Hindi mo na kailangan pang tumingin pa sa iba at ako lamang ang iyong mamahalin. So, sabihin mo lamang ito paulit-ulit lamang na irarab mo lamang ang iyong palad gamit ang olive oil. So, patakan nyo lamang ng tatlong patak at spray kung spray ang inyong gamit. So, ayun po, sabihin nyo lamang dito lahat-lahat ang gusto ninyong sabihin, kailangan na nang gagaling sa inyong puso at kung meron pa kayong gusto pang sabihin dito habang ginagawa ninyo ito na maganda naman, ikakaganda naman ito ng inyong relasyon, pwedeng-pwede po ninyong dagdagan yung mga kahilingan ninyo. Kahit ilan po ang mga kahilingan, mas marami, mas maganda po. Wala pong problema. So, basta't irarab nyo lamang ang inyong palad upang maging mas malakas ang energy nito. So, irarab nyo lamang ito. At kung sa tingin ninyo ay nabubura yung inyong isinulat, so wala po yung problema. Ang importante po ay inyo po itong naisulat dito sa inyong palad. So, ayun, pagkatapos mo irab ito, ay ang gagawin mo ay, ayun, matulog ka na. So, bakit ko nasabi ay matulog ka na? Dahil gabi mo itong gawin. So, pwede naman itong gawin sa umaga or sa araw kung gusto po ninyo. Pero, i-recommend ko po sa inyo ang gabi bago kayo matulog, lalo na kapag tahimik ang kapaligiran dahil yun ang pinakamalakas at mabilis tayo mapapakinggan ng universe sa ating ginawa. And syempre habang nirarap ninyo ito, huwag ninyong kalimutan na paulit-ulit ninyong sasambitin ang pangalan at apelyido ng inyong target. So paulit-ulit po, kahit na kahit yung sa isip lamang, kahit hindi nyo na kailangan pang ibuka ang inyong bibig or ibulong, kahit sa isip lang, pero pili lang kayo kung gusto niyo na ibuka o may boses talaga na marinig, pero dapat ay wala makakarinig, dapat yung ikaw lamang. So ayun, gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras. And ano po, pwedeng-pwede ninyo itong gawin araw-araw kung gusto po ninyo. So, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone! God bless us all!